What's up guys? Ngayong araw tayo ay pupunta sa Atimonan. Kung saan nga ba natin madadaanan yung pitukang manok. So nandito pa tayo ngayon sa Tayabas, mga nasa kalahating oras yung biyahe, kaya medyo malapit lang. Pero titignan naman natin guys, kasi daw medyo mahirap daw yung daan doon, kasi nga daw yung masyadong yung pagka-curve niya daw mahirap. Karang pupunta ka pa sa kabilang lane para lang makatawid ka sa taas. Para sa ganun guys. Maya makikita niyo kung bakit. Kasama ko nga pala si Katuniang, ang aking camera woman. Siyempre yung likod kata Jack M Boy or Boy Bildat. Kaya tayo pupunta ng Atimonan kasi bukas guys, pupunta natin yung pinagbanderahan. Kasi guys, ang pupuntahan talaga natin ay yung Gumaca, Quezon. Dadaanan lang natin yung Atimonan. At saka may meet din tayo doon na fan ng channel. So, yun. Abang-abang na lang guys kung sino ba yun. Samahan niyo ako ngayon sa bago kong adventure. At ito nga pala ang Katadja Adventure. Rats! Kain muna tayo guys kasi hindi pa tayo nagbe-breakfast. So kain muna tayo. Jollibee. Iliado ba ako? Kain na ba? Bawal pa ako. So yun guys, tapos na tayo kumain dito sa Jollibee Gulang-Gulang. Dito nga lang pala yung terminal na papuntang Tayabas at saka papuntang Lukban. Diretso na tayo sa ating destination. Tara! Dito na pala tayo ngayon sa baba ng Zigzag Road, kung saan nagpapahinga yung mga cyclists, riders, at mga biyahero. Dito na rin sila namimili ng mga pagkain, pasalubong, at kung ano-ano pa. Quezon Protected Landscape. Dito matatagpuan ang naglalakihang mga puno, iba't ibang klase ng halaman na protektado ng ating gobyerno. Dito makikita natin ang unang curve o kurbada na napakatarik. Itong kurbada din na ito ay sadyang delikado dahil ito ay blind spot at hindi rin pantay-pantay ang mga espalto dito na nagiging sanhi ng mga iilang aksidente. Ang Zigzag Road ay may ilan pang ginagawang mga barikada at mga kalsada. Sanhi na rin ang pagbagsak ng mga puno, gawa ng bagyo at mga iilan pang aksidente. Ang Old Zigzag Road o Bitukang Manok ay gateway sa heaven. Ang Old Zigzag Road o Bitukang Manok ay gateway between Northern Quezon at South ng Pilipinas. Isa ito sa pinakadelikadong kalsada sa buong bansa. May mga ilang biyahero ang takot na dumaan sa kalsada na ito, ngunit sa kabila ng pagiging notorious na ito, ay paborito pa rin itong pasyalan ng mga may hilig sa buwis-buhay na adventure tulad ko.
Tinawag itong bitukang manok dahil similar ang hugis nito sa bitukang manok o chicken intestine. Ang kalsadang ito ay tinayo noong era ng dating presidente na si Ferdinand Marcos noong 1969. Sadyang delikado talaga ang kalsada na ito, kaya dapat kondisyon ng iyong sasakyan, mapabike man yan, kotse o motor. Kung ikaw ay nakainom, iwasan mo din mag-drive o dumaan dito dahil na din sa dami ng naitalang aksidente sa hinang pagkalasing. May kasabihan nga tayo. Huwag magda-drive ng lasing kasi baka sa langit ka na gumising. Ang kalsada din na ito ay nagiging madulas pag umuulan. Dito makikita din natin ang mga volunteer na nagtuturo kung pwede bang umabante at kung saan ka dadaan na lane. Sa pagdaan namin dito ay may nakita kami nagbabato ng barya sa mga volunteer. Nabigla kami at medyo rude nga naman pag ibabato mo lang naman ang barya samantalang pwede mo naman iabot na maayos. Pero huli na namin nalaman na ganun pala talaga dito at nasanay na din ang mga volunteer. Habang busy ka sa iyong dinadaanan ay hindi mo mamalayan na ang taas na pala ng iyong naaakyat. Dito, masisilayan mo ang ganda ng nature na talaga namang breathtaking. Sa kabila ng pagiging delikado ng kalsadang ito, ay may kapalit namang kakaibang adventure na talaga namang may enjoy mo. Guys, so dito tayo ngayon sa taas ng bitukang manok. Ito yung makikita nyo yung view dito. Yan. Pwede kayo ng picture dito sa baba. Mamaya baba rin tayo. Tingnan lang natin. And guys, kung nakikita nyo yung sa baba, tumitigil sila. Matapos may mga volunteer na nagsasabi kung saan nga ba dapat tumaan kasi nga sobrang sharp na mga curves. Kaya, yun. Buti na lang may mga volunteer. Nagkakagulo. Actually, kanina na doon banda, nagulat ako, ang taas pala. Muntik na kami malaglag. Yan guys, baba tayo. Tingnan natin yung baba. Ganda dito guys. Na-amaze ako, ang ganda talaga. Promise. A few inches later. Nandito po kami ngayon sa malinaw ibaba at timonan. So ito na po si Ate Telma, yung gusto po siya sa Panan Channel. Oh, ano yan? Ayan guys, so may drawing pa sa akin yung mga bata. Ngayon na po siya nag-watch. Wow, ang cute to. Ha? Minsan lang daw po kasi makarating dito. Opo. Ito siya mag-watch. Oh, WhatsApp na. WhatsApp na daw. Dali dito. Oh. WhatsApp na. WhatsApp na, Bibi. Tama, what's up mga katadyak? Wow, napanood talaga siya ng harapas oh. Fun! Anong masasabi mo kay Jeff? Pero gusto naman nanonood. Guys, ito yung natanggap natin. Ang cute, ayan o.
Siya si Ashley. Ayun si Ashley. Ayun. Ayun. Si Ashley yung sa baba, yung maliit. Lumayas na. Si Princess yung isa. Yung may hawak ng cellphone. Ayun, may papaprame na tayo pag uwi natin. Linang! Ah. Linang! Linang! Isa sa pinakamasarap na parte ng pag-vlog ay yung sa kabila ng problema, nakapagbibigay tayo ng simpleng ngiti at kasiyahan sa mga taong nanonood sa atin at laging nakasubaybay sa atin. Maraming salamat po sa inyo at isa kayo sa pinakamagandang nangyari sa amin at isa rin po kayo sa nagpapasaya sa amin. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa aking bagong adventure. Sana sa mga susunod na adventures ay samahan nyo pa rin ako. At ito nga pala ang Katadyak Adventures. See you on my next adventure.